Alam mo ikaw, wala ka nang ambag dito sa bahay. Nanghihingi ka pa ng pera. Para saan mo na naman gagamitin, Roy? Para na naman sa mga babae mo? Sige, sa oras na umalis ka ngayon sa bahay na to, huwag na huwag ka nang bumalik. Mas inuuna mo pa yung bisyo mo kaysa sa akin na nagdadalang tao. Paano kung ako nang sumunod sa ilang buntis dito na winakwak ang tiyan para kunin ang sanggol? Kabuhanan ko na ngayon, Roy. Dapat nandito ka lagi sa tabi ko eh. Bakit ba ang dami mong kuda, ha? Naiirita na ako sa bunganga mo eh. Pasalamat ka nga, inuuwi ang pakita rito. Tsaka, hindi naman ikaw ang pinunta ko rito. Yang anak kong dinadala mo ang aking sadya. Isa pa, kahit lapain ka pa ng kahit anong nilalang, wala akong pakialam. Basta wag ko lang malalaman na may mangyaring masama sa anak ko. Baka nakakalimutan mo. Napikot lang ako ng pamilya mong batugan. Kaya napilitan akong pakisamahan ka sa iisang bubong. Lintik na buhay na to, oh. Makalayas na nga! Hoy! Roy! Ano bang pinagsasabi mo dyan? Gagong to, ah! Hoy! Bumalik ka nga rito, walang hiya ka! Napaka-irresponsable mong asawa! Madalas kasing hindi umuwi si Roy. Kung umuwi man, ay agad din itong aalis. Nagtatrabaho si Roy sa isang bahay aliwan bilang isang bouncer. Maliban kasi sa kanyang malaking pangangatawan, ay napakagwapo rin ito. Kahit na may kaitiman ang balat. Doon rin niya nakilala si Gina na isang bayarang babae. Nagkaroon silang dalawa ng relasyon hanggang sa may mangyari sa kanila. At nagpaulit-ulit yon. Alam din niyang kahit may nangyayari na sa kanila, ay nagpapagamit pa rin si Gina sa ilang kalalakihan upang paligayahin kapalit ng ibinabayad nito sa kanya. Isang matinong lalaki si Roy at responsable sa lahat ng bagay. Kung hindi nga lang siya nabiktima ng pikot. Sa katunayan, maraming kababaihan ang nais makuha ang pag-ibig ng binata. Ngunit nang makilala nito si Gina, ay dito na siya napikot ng pamilya nito. Wala na siyang kawala pa nang pagbantaan siya ng mga kuya nito na papatayin kapag hiniwalayan nito si Gina. Sa takot mula sa mga banta ng mga ito, napilitan siyang pakisamahan ng babae. Nagdadalawang isip rin ang binata kung anak nga ba niya talaga ang dinadala nito. Sabik rin siyang magkaanak. Sa katunayan, ay natutuwa siyang malaman na nagdadalang tao ang kinakasama. Pero sadyang naiinis talaga siya na makita ang mukha ni Gina. Masakit para sa kanya na parang tinapakan ang pagkalalaki nito. Wala man lang siyang nagawa upang humindi sa kinakasama. Bali-balita rin kasi na nanggaling sa pamilya ng mga aswang ang angka nila Gina. Pero ipinagsawalang bahala niya yon. Ang nais lamang niya ay makawala mula sa pagkakatali kay Gina at hindi rin naman siya naniniwala sa mga aswang. Aling Berta, pabili nga po ng isang stick ng Yossi tsaka pakitimplan niya rin ako ng kape. Oy, Roy, ikaw pala. Ay, teka lang ha, ipagtitimpla kita. Ay, kumusta? Umuwi ka na ba sa inyo? Ah, oho, Alimberta. Kagagaling ko lang dun. Ayun, panay kuda na naman si Gina. Naku, wala nang bago dyan. Lagi ka namang ina-under ng asawa mo eh. Bakit hindi mo na kasi hiwalayan yan? Eh kung palaging ganyan lang din ang madadatnan mo kapag uuwi, maghanap ka na lang ng bago. Eh, total, sinusulsulan nyo ng mga kuya niya na nang bababae ka. Kaya patutuhanan mo na. Eh palibasa kasi ang asawa mo mas pinaniniwalaan pang pamilyang lahing aswang. Hayaan niyo po, Alimberta. Sanay na ho ako sa ganyan, kaya nga madalang ako umuwi. Kasi kung hindi physical na pananakit ang aabutin ko sa kanya, masakit na salita. Tsaka wala namang katotohanan ang ibinibintang sa kanila na aswang sila. Ay, Sus Maria Joseph Roy, sa tanda ko ba namang ito? Gagawa-gawa pa ako ng walang katotohanan ng kwento. Abay, nabalitaan mo na ba yung mga nabiktimang buntis dito sa atin? Wakwak ang tiyan. Wala nang sanggol at pati lamang loob. Eh sa tingin mo, magagawa ba yun ng normal na tao lang? Aswang lang ang may kakayahang gumawa noon.
At alam natin na dito sa Barrio San Isidro na pamilya ng asawa mo ang pinaghihinalaan. Eh minsan ang may nakasaksi sa malagim nilang pinagagagawa. Eh pero wala namang naglakas ng loob na isuplong sila. Dahil maging ang kapitan ng baryong to ay kamag-anakan din nila. Napailing na lamang si Roy sa sinabi ng Ali. Wala naman siyang mapapala kung papatulan niya ito. Hindi lang naman kasi si Aling Berta ang nagsasabi sa kanya na ganoon ang pinagmula ng angka ng asawa niyang si Gina. Aniya pa nga niya sa kanyang sarili ay mas masahol pa sa aswang ang pamilya ng asawa. Disin sana ay masaya siya ngayon kung hindi siya napikot ng mga ito. Ngunit kahit hindi siya naniniwala sa mga aswang ay nagtataka rin siya kung bakit lagi na lamang may napapabalitang buntis na pinapaslang umano ng mga aswang. Minsan na nga niyang nakita mismo ang buntis na napaslang nang minsan siyang dumaan sa isang shortcut pauwi sa bahay nila. Pero agad din siyang umalis doon noong naging usap-usapan ng mga nakikiosyoso doon na pamilya ng kanyang asawa ang pinaghihinalaan. Paano po, Aling Berta? Aalis na ko ako. Kailangan ko pa ko kasing pumasok sa trabaho. Ay, sige Roy. Basta ang sinasabi ko, ha? Mahirap na. Baka mamatay ka na lamang na hindi nakakamit ang kaligayahan bilang isang tao. Tumango na lamang ang binata. Tsaka matyagang binaybay ang daan patungo sa bahay aliwan na kanyang pinagtatrabahuhan. Hindi naman kasi mahirap ang kanyang ginagawa doon. Kaya matyaga siyang pumapasok kahit na ang kapalit nito ay ang paghuhusga ng ibang taong walang magawa sa buhay kung hindi ang magbantay ng kapwa. Gusto niya sanang makaipon para sakaling may emergency ay mabubunot siya. Pero dahil batugan nga mga kapatid na lalaki ni Gina ay wala siyang magawa kung hindi ang magbigay sa tuwing manghihingi ang mga yon sa kanya para may pangtoma. Habang naglalakad sa daan, ay kapansin-pansin ang mga taong naguumpukan sa hindi kalayuan sa kanyang pinagtatrabahuhan. Hindi pa naman oras ng kanyang trabaho. Dahil sa kuryosidad, ay dumaan muna siya ron. Halos habulin siya ng hininga dahil sa gulat. Pagkatapos niyang makarating doon, dahil may kamay na biglang humawak sa kanyang braso. Ngunit nang tingnan niya iyon, ay nakita niya ang kanyang lolo na siyang nagpalaki sa kanya. Ikaw pala, lo. Ginulat niyo naman ako. Saan ba kayo nang galing? Tsaka bakit kayo naparito? Tsaka ano bang pinag-uumpukan niyo rito? Abay, kailan ka pa naging magugulat eh? Tsaka galing ako sa pinagtatrabahan mo kasi gusto kitang makausap. Pero wala ka raw, sabi ng mga katrabaho mo, kaya ayon. Lalabas na sana ako eh. Nakita kitang pumunta rito kaya sunundan kita. At saka bakit mo ako tinatanong sa umpukan na yan? Hindi naman ako nakiusyoso. Isang albularyo ang lolo niya. Pero hindi siya naniniwala sa matanda pagdating sa mga kwento nito. Dahil hindi pa naman niya nakikita ng aktwal ang panggagamot ng matanda. Naniniwala rin sa aswang ang kanyang lolo. Pero siya ay hindi. Dahil mas gusto niya mismong dalawang mata niyang makasaksi. Kaya sa tuwing kinikwentuhan siya ng kanyang lolo tungkol sa mga nakakaengkwentro nitong nilalang, ay nagkukunwari na lamang siyang nakikinig. Dahil lang totoo, iba ang kanyang iniisip hanggang sa nagbinata si Roy at nakapagtrabaho sa bahay aliwan ay hindi pa siya nakakakita ng mga aswang, kaya lalong hindi niya ito mapaniwalaan. Halos bumaliktad naman ang kanyang sikmura nang sabay nilang tingnan ang bangkay ng isang babae. Ang sabi ng mga taong nag-oosyoso ay buntis daw ang babaeng yun. Mukhang nabiktima ng aswang dahil wakwak ang tiyan at nanlilimahid sa dugo ang buong katawan. Wala na ang lamang loob at luwa na rin ang dalawang mata. Sa tingin niya ay nakaramdam ito ng sobrang takot at matinding paghihirap bago pinaslang. Grabe naman ang sinapit niya, Nulo. Sino kaya walang pusong gumawa sa kanya? Nakakaawa naman. Ay kaya nga kita gusto makausap.
dahil nagsisimula ng gambalain ang baryo natin. Ilang bangkay na ang mga kababaihang buntis ang walang awang pinaslang. Pagbabayarin ko ang mga aswang na yan. Wala na silang ginawa kundi magbigay ng trauma sa mga tao rito. Kaya nga kita gusto makausap. Dahil sana magpapatulong ako sa iyo. Hindi ko na kaya pang lumabang mag-isa dahil mahina na ang tuhod ko at mahirapan na akong matalo sila. Roy, apo, matanda na ako at nais kong matutunan mo ang lahat ng kaalaman na kung meron ako. Isa pa rin, naiisip ko, hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit sila namiminsala sa baryo. Pero kailangan na merong magtanggol sa mga tao. Alam mo naman po, dati pa, hindi naman talaga ako naniniwala sa mga aswang. Tsaka wala akong balak na maging kagaya nyo, Lo. Wala akong alam sa mga ganyang bagay. Sapat na po sa akin na ngayong may trabaho ako at pakonti-konti may naiipon ako. Diyos king bata, are. Ano pat naging lolo mo ko? Kung hindi naman pala kita tutulungang matuto sa ganito. Tandaan mo, nananalaytay sa dugo mo ang pagiging albularyo at agasupin ng mga aswang, apo. Madali lang naman itong matutunan. Basta ba't buo ang iyong loob. Diisin sana eh, kung buhay lang ang iyong ina. Siya ngayon ang pumalit sa pwesto ko. Sige na, ako'y aalis na at masakit na ito mga tuhod ko. Ay, nalinti ka na. Nirarayo mo pa yata ako, ha? Basta isipin mo ang sinabi ko, ha? Isipin mo, ha? Ano? Sige, Olo. Pag-iisipan ko po. Pero hindi ko po maipapangako. Darating na lamang po ako sa bahay ninyo. Oras na nagpasya na ako. Mag-iingat po kayo, Lo. Tsaka, uminom na ba kayo ng gamot? Lo, sige na, oras na eh. Mamaya magsisimula na ako magtrabaho. Nang tumalikod ng kanyang lolo upang umuwi, ay agad na ring iniwan ni Roy ang lugar sa kamuling naglakad papunta sa trabaho. Bata pa lang ay lagi niya nang tinatanggihan ang alok ng kanyang lolo na maging isang albularyo. Siya lang kasing nag-iisang apo ng matanda, kaya kinukulit siya nito. Bagamat may pagtataka sa sarili kung sino bang may kagagawa ng pamamaslang sa mga buntis, ay ipinagkibit-balikat na lamang niya yun. Ilang sandali pa ay wala na rin sa sariling naalala niya agad ang kinakasamang si Gina, dahil nagdadalang tao rin ito at malapit na ang kabuwanan. Pilit man niyang iwinawaksi sa kanyang isipan ang lahat ng alalahanin ay hindi niya magawa dahil sa nakikita niyang mga buntis na laging pinapaslang ng pinaniniwalaang aswang. Sa kanyang malalim na pag-iisip habang naglalakad ay hindi sinasadyang may nabangga siyang isang tao. Nang tingnan niya kung sino ito ay nakilala niya na ang kuya pala ni Gina na siyang nakabangga sa kanya. Matalim ang ipinupukol na tingin nito sa kanya. Pasensya na po kuya, may iniisip lang ho ako kaya hindi kita napansin kaagad. Kwinelyuhan siya nito at saka pinagmumura, kaya halos lahat ng tao sa tapat ng bahay aliwan ay nakatingin sa kanila. Wala na nga siyang nagawa kung hindi tanggapin ang masasakit na salita nito, lalo pat parang wala siyang silbi sa paningin ng kuya ng kanyang asawa. Yumuko na lamang ito at muling humingi ng dispensa. Ayaw niya kasi ng gulo. Pagkaraan at matapos siyang kwelyuhan ay humingi ito ng pera. Pero wala siyang naibigay dahil naubos na ito sa kahihingi nila at hindi pa raw araw ng kanyang sahod. Mag-asawang sampal at suntok sa sikmura ang idinapo nito sa kanya. Na siya namang ikinasadlak nito sa lupa habang patuloy na pinagtitinginan ng mga tao. Maya-maya pa, habang sinisipa siya ng batugang lalaki, ay may biglang dumating na babae na siyang umawat sa kanila. Hoy! Oh, yan na ba? Tama na yan! Tigilan mo na si Roy! Eh, total, wala naman siyang ginagawa sa iyo masama, ah!
kung hindi tatawag talaga ako ng barangay tanod. Agad namang ibinaling ng kuya ni Gina ang atensyon sa babaeng nagsalita mula sa likuran nito. Biglang parang naging maamong tupa ito dahil sa pag-iba ng ekspresyon ng muka. Ang kaninang galit na aura nito ay napalitan ng malapad na pagkakangiti. Lumapit ito sa dalagang si Faye para sana hawakan ng kamay, pero hindi pumayag ang babae. Marahan itong lumapit kay Roy para tulungan siyang makatayo. Hindi na rin nagtaka si Roy sa eksenang nasaksihan. Dati pa man din ay may gusto na ang kuya ni Gina kay Fe. Pero si Roy naman ang gusto ng babae. Hindi niya lang lubos maisip kung bakit parang takot ang bayaw niya kay Fe. Basagulero at walang kinakatakutan ang bayaw niya. Pero pagdating kay Fe ay para itong yuyukod na para bang Panginoon ang tingin niya rito. Ayos ka lang ba, Roy? Halika, tutulungan na kitang tumayo. Pagpasensyahan mo na yung sirigor. Ganyan talaga yan. Ayos lang ako. Huwag mo na akong tulungan. Salamat na lang. Pagtanggi ng binata, sa alok nitong tulungan siyang makatayo. Pero nilamon niya ang mga sinabi niya na ayos lang siya nang hindi niya pala kayang tumayo na mag-isa. Sobrang sakit ng mga pinsalang na tamo niya mula sa pambubugbog ng kanyang Kuya Rigor dahil lang sa wala itong maiabot na pera. Kaya kahit ayawan niya man ang kamay na inilalahad ng babae sa kanya para makatayo, ay wala na siyang nagawa dahil sobrang sakit talaga ng katawan niya. Napansin na lamang niya na mula sa sulok ng kanyang mga mata ang sobrang napakatalim na titig ni Rigor sa kanya bago ito umalis. Isa din kasi sa rason kung bakit ayaw niyang mapalapit kay Fe dahil sa matagal niya nang alam na gusto ito ni Rigor. Pero ewan niya ba sa babae dahil ipinipilit nitong sarili sa kanya kahit na kinakasama niya na si Gina at ilang linggo na lang ay may anak na sila. Ay, sabi ko na nga, be, hindi mo pa kaya. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna ngayong araw. Ako nang bahalang kumausap kay Madam Bridget dahil kaibigan ko naman yun. Ipahinga mo muna yung katawan mo. Alam kong masakit yun eh dahil sa pambubugbog ng hinayupak na rigor na yun. Ay, basta gulero talaga yung gagong yun eh. Ikaw kasi, ayaw mong patulan, eh mas malaki ka naman doon. Ayos lang ba sa'yo na ikaw ang magpaalam kay Madam para sa akin? Salamat ha. Hindi ko rin kasi talaga kaya magtrabaho ngayon. Pero bukas ayos na ako nito. Tsaka, di naman ako pumapatol sa katulad niya. Ayoko namang pag-initan ako ng mga yun. Alam mo naman ang pamilya ni Gina. Kapag may kalaban ng isa, kalaban na rin ang lahat ng pamilya niya. Isa pa, ayoko rin ng gulo. Bakit kasi hindi mo pahiwalayan yung si Gina? Eh kung ganyan din lang na paniwalang paniwala siya sa pamilya niya, mas mainam pang makipaghiwalay ka nalang sa kanya. Paano ba naman kasi? Mas nauna pa nga ako nagparamdam sa'yo na gusto kita. Pero siya pa rin ang pinili mo. Ikinulong mo lang tuloy ang sarili mo sa impyernong pamilya na yon. Pasensya na, Fea. Alam mo naman si Lolo Dags lang talaga ang pamilya ko. Ayoko namang umabot pa sa puntong madamay pa siya sa panggugulo sa akin ng pamilya ni Gina. Kaya mas pinili kong manatili na lang sa piling niya kahit labag sa puso ko. Kung ganun, tumakas ka. Tutulungan kita. Hanggang kailan ka ba magpapakamartir sa pagtrato nila sa'yo ng ganyan? Bilib din talaga ako sa'yo eh. Sa puntong yun, ay bahagyang napaisip ang binata sa mga sinambit ng dalaga. Maaaring tama ito at pwede naman din siyang tumakas sa poder ng asawa. Ang inaalala lamang niya ay baka kung mapano pa ito at ang dinadala nitong sanggol sa sinapupunan. Nung hapon ding yun, ay lumiban muna siya sa trabaho. Sabi kasi sa kanya ni Fe ay isasama siya nito sa bahay niya para makapagpahinga. Hindi naman siya makatanggi
Dahil kung kay Lolo Dag siya uuwi, ay mahihirapan siya. Dahil maliban sa masakit talaga ang katawan niya, ay malayo pa ang bahay nito. At wala rin siyang perang pamasahe papunta roon. Agad namang sumilay ang ngiti sa labi ng babae. At hindi yun nakaligtas mula sa kanyang paningin. Nagtataka na lamang siya kung bakit ganoon ang kilos ng babae. Pero ipinagsawalang bahala lamang niya yon at sumama dito. Nang makarating sa bahay nito, ay nagulat pa siya nang magpaalam ang babae na may kukunin lang daw ito. At pagbalik niya ay may dala na itong gamot. Hanggang sa naupo na ito sa kanyang harapan at isa-isang ginamot ng babae ang kanyang mga sugat. Ika pa niya sa kanyang sarili ay napakaswerte naman raw ng mapapangasawa ng babae dahil sa nakita niya rito na pagiging maalalahanin bilang asawa na siyang pinapangarap niya. Hindi niya namalaya na nakangiti na pala siya habang nakatulala sa mukha ng babae. Maganda si Fe, maputi, balingkinita ng katawan at nakikita niya rito ang taglay nitong kabaitan. Bumalik na lamang sa kanyang ulirat nang kalabitin siya nito sa kanyang balikat at sinabing tapos na umano ito sa panggagamot sa mga pasanya. Hoy! Bakit nakatulala ka dyan? Tinatanong kita kung gusto mo bang kumain muna at ipaghahanda kita. Pasensya ka na ha. Salamat na lang pero busog pa ako eh. Tsaka nagkapi na ako kanina kay Aling Berta. Basta, kakain ka sa ayaw at sa gusto mo. Sino ba naman ang lokong mabubusog sa kapi lang? Bisita kita, kaya ituturin kitang panauhin. Maghintay ka na lamang dito at ako nang bahalang mag-alaga sa iyo. Salamat. Napakabuti mo, Fe. Isang matamis na ngiti at pagtango na lamang ang iniwan ni Fe sa kanya. Tsaka ito tumalikod para ipaghanda siya ng makakain. Kung sana'y hindi siya napikot ng pamilya ni Gina, baka si Fe pa ang kanyang nakatuluyan. Ilang sandali pa nga'y bumalik na si Fe. Dala-dala ang pagkain at ibinigay ito sa kanya. Kumain ka na muna, Roy. Tsaka mo na lang ipagpatuloy ang pagpapahinga mo kapag may laman na yung sikmura mo. Salamat talaga, Fe. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Nakakaya. Teka, wala ka bang kasama dito? Nasaan nga pala ang mga magulang mo? Mamaya ko na yan sasagutin yung mga katanungan mo. Uunahin ko muna itong pagkain. Baka lumamig pa. Wala na ngang nagawa ang binata kung hindi ang sumubo ng pagkain na nakahain sa kanyang harapan. Pangiti-ngiti pa siya habang inunguya dahil sa tagal nilang pagsasama ni Gina ay hindi niya naranasan yun. Hindi rin nagtagal at nakatapos na itong kumain kaya iniligpit na ni Faye ang mga pinagkainan nito. Pagkabalik ng babae ay umupo ito sa sofa sa harap niya. Tsaka nagsimulang magkwento tungkol sa buhay nito. Saad ng babae ay solo na lamang siyang namumuhay. Tulad ng iba ay pinaslang din umano nang pinaniniwala ang aswang ang mga magulang niya at ang isa niyang kapatid. Matagal na panahon din daw ang ikinalugmok nito bago nakabangon. Pagkatapos na sinagot ng babae ang mga katanungan niya ay nagtataka siya kung bakit yun lang ang kwento nito. Napakaikli lang ng mga sagot nito. Pero hindi na muli siyang nag-usisa pa. Ika niya sa sarili niya. Sapat na ang mga nalaman niya sa babae. At nakikita naman niya kung gaano ito kabait sa kanya. Sige, magpahinga ka na, Roy. Matulog ka muna rito sa kwarto. Doon muna ako sa labas para makapagpahinga ka ng maayos. Sige. Salamat ah. Wala yun. Alam mo namang malakas ka sa akin eh. Ikaw lang eh. Mahina ako sa'yo. Napangiti na lamang si Roy sa tinura ng babae. Agad naman siyang nakatulog nang masiguradong nakalabas na ang babae ng kwarto. Mahimbing na siyang natutulog nang magising dahil sa narinig niyang kaluskos sa dingding
banda sa kusina. Hindi naman kasi kalakihan ang bahay ng dalaga, kaya dinig ang ingay kahit sa ang parte ng bahay naroroon. Marahan siyang napabangon at paika-ikang naglakad patungo sa direksyon ng kaluskos. Nang makarating sa kusina, ay maingat siyang naglakad papalapit sa pinto nito. Marahan ang bawat kilos niya para hindi makalikha ng ingay. Nakakita siya ng walis tingting sa gilid ng lababo na may mahabang kahoy na hawakan. Kinuha niya ang kahoy at iniwan ang walis tingting. Si Raulo, ka magnanakaw ka. Kapag pumasok ka dito, hindi ka sasantuin ng pamalo ko. Bukol talaga yung ulo mo. Sige, pasok lang. Ang lakas ng loob mo, ah. Matagal muna siyang nagmatsyag sa likod ng pintuan. At habang patagal ng patagal, ay unti-unting palakas ng palakas rin ang pagkalabog nito sa labas ng pinto. Dala ng kuryosidad, ay hindi niya na magawang pigilin ang sarili. Kaya naman nagsalita na siya. May tao ba dyan? Sinong nandyan? Sumagot ka! Pansamantalang natigil ang pagkalabog at ilang sandali pa nga ay muli itong kumalabog ng konti-konti na lang. Pero talagang sinisira ang pintuan. Wala siyang nagawa kung hindi ang pagbuksan nito para makita kung sino ang gumagawa nun. Nang mabuksan niya ay halos panawan siya ng ulirat dahil sa nakita niyang nakatayo sa labas ng pinto. Isang matandang kulubot na ang muka, buhaghag at malaalambring buhok, bilugan at may matutulis na ngipin. Nakita pa niyang bahagyang pagtulo ng napakalapot na laway nito. Hindi siya nakakilos dahil sa takot at nagtataka siya kung bakit hindi siya sinusugod ng nilalang na yun. Maya-maya pa ay biglang nakarinig siya ng marahas na pagkatok mula naman sa pintuan sa sala. Sa nangangatog na tuhod ay nilingon niya yun at pilit na pinakalma ang sarili. Bigla na lamang siyang nakahinga ng maluwag nang mapagtantong si Fe ang nasa labas at tinatawag ang kanyang pangalan. Nang ibaling niyang muli ang kanyang paningin sa nilalang na nasa labas ng pintuan, ay wala na ito ron. Nagtataka siya kung bakit sa ganun na lang kabilis na wala ang nilalang. Napabahing pa nga siya nang muli siyang huminga at naiwan ang nakakasulasok nitong amoy at masakit yun sa ilong. Ganun pa man ay muli siyang paika-ikang naglakad patungo sa pinto kung saan naroroon si Fe at marahas na kumakatok. Roy! Roy, buksan mo ang pinto! Dali! Nandiyan ka na ba? Roy! Sandali lang, ha! Andiyan na! Nang mabuksan ang pintuan, ay pinapasok niya si Fe. Ngunit nananatili na lamang itong nakatayo roon at hindi man lang humakbang papasok. Pumasok ka na, dali! Delikado sa labas! May nagtangkang pumasok dito kanina. Kakaibang nila lang, kaya halika na! Roy, pwede bang kuhain mo muna yung walis sa pintuan? Yung tingting, damputin mo at ilayo. Ha? Bakit? Mas uunahin mo pa ba yun bago ka pumasok? Baka mapano ka dyan sa labas! Alam mo namang hindi pa nakakaalis ang nilalang na yun. Basta bilisan mo na lang. Hindi ako makakapasok kapag nandun pa yun. Sige na, kunin mo na yun at ipapaliwanag ko na lang sa iyong lahat. Kamot ulong sinunod na lamang ni Roy ang inuutos nito sa kanya. Magkaganon pa man ay nagtataka pa rin siya sa mga ikinikilos ni Fe. Halos hindi kasi tumapakalis sa labas at namumutla pa ang babae. Matapos makuha ang walis, ay agad niyang narinig ang mga yapak ni Fe. Papasok at narinig niya rin ang pagsara ng pintuan na gawa sa tabla. Marahan siyang naglakad papunta sa sofa dahil alam niyang nandoon si Fe pupunta. Pagkarating niya roon, ay nawala ang pamumutla ng balat nito at bumalik na rin sa dating mapupula. Fe, ano ba talaga nangyari? Naguguluhan ako eh. Kani-kanina lang may nagnanais pumasok dito na ang tingin ko hindi naman akyat bahay. Napakabangis ng aura niya.
Sa tingin mo kaya, ano kaya yun? Aswang yun, Roy. Sa katunayan yan. Kaya ako nga pinapakuha ang wallet sa'yo na nasa likod ng pinto. Dahil hindi ako makapasok. Dahil ino, kukuan. Ano, Fe? May gusto ka bang sabihin sa akin? Sabihin mo, hindi naman ako magagalit. Sa katunayan, ako nga itong nahihiya sa'yo. Dahil wala mo lang akong nagawa para huliin ang halimo na yun. Natulad ako nang makita ko siya. Kaya, pasensya na. Ang totoo kasi niyan, Roy. Isa rin akong aswang. Pero hindi ibig sabihin nun na masama na ako. At ako na yung gumagawa ng pamamaslang sa mga buntis. Tsaka yung tungkol sa walis. Hindi kasi kami makakapasok sa bahay. Kapag may walis na nakabaliktad ang pagkakatayo, patawarin mo na ako, Roy. Kung hindi ko agad sinabi sa'yo, sa katunayan, aswang din ang pamilya ni Gina. At alam kong isa sa pamilya niya ang sumugo dito. Eh, pero, ayun na nga, dahil sa tingting sa likod ng pinto, ay hindi kanya mapasok-pasok. Kaya pala, kung ganun, totoo nga kayong mga aswang. Teka, nagugulan ako. Tsaka bakit nung dumating ka kanina, biglang nawala ang aswang na yun? Ano ba talagang nangyari? Kung ayaw mo pa rin maniwala, titigan mo ako mabuti sa mga mata. Makikita at makikita mo ang pinagkaiba ng aming mga mata sa normal na taong katulad mo. Hindi na nga pumalag si Roy nang hawakan siya ni Fe sa kanyang magkabilang pisngi at iniharap ito sa kanya. Dahilan upang magkatitigan sila. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita dahil baliktad ang figura niya sa mga mata ng babae. Agad naman niyang kinalas ang kanyang pagkakatitig dito at marahang kinuha ang kamay ng babae sa kanyang mukha. Bakit baliktad ako sa mata mo? Ganyan ba kayo mga aswang? Tsaka, bakit ganyan ang nakikita ko sa'yo? Ibang-iba sa nakita ko kanina na halimo sa labas ng kusina nyo. Isa lang yan sa mga katangian naming mga aswang. Para malaman mo ang pinagkaiba. At ang nakita mo kanina sa kusina ay isang kubot. Sila yung mga uri ng mga aswang na ang ginagamit na pangsukol sa kanilang mabibiktima ay ang kanilang mga buhok. Sa kanila ito lalapain. Ang pamilya naman ni Gina ay mga asbo. Kaya nilang magpalit ng anyo bilang isang mabangis na hayop na parang nasa anyong asong lobo. Ako naman, napapabilang sa isang angka ng mga gabunan. Ang angka ng aking pinagmulan ay mas higit na mas malakas kaysa sa kanila. Halos matulala si Roy sa mga nalaman mula kay Fe. Sinabi naman ng babae sa kanya ang lahat. Aniya pa ay huwag itong matakot dahil hindi naman siya masama tulad ng ibang aswang na namiminsala sa kanilang baryo. Dagdag pa niya, may baryo talaga sila at isang probinsya kung saan nakatira ang iba't ibang uri ng mga aswang na nanggagaling pa sa ilang angkan. Payapa umano sa kanilang pamumuhay sa pamumuno ng kanyang lolo. Halos normal na tao rin sila kung maituturing at nakikisalamuha rin sila sa mga tao sa bayan tuwing may kailangan sila sa mga ito. Hindi raw kasi hahayaan ang kanyang lolo na makatikim ng karni ng tao ang kanyang pinamumunuan noon. Mas pinili nitong mangaso at mag-alaga ng mga hayop tulad ng manok, baboy, baboy ramo at ang iba pa niyang kailangang nilalantakan sa tuwing nakakaramdam sila ng pagkaaswang. Hanggang isang araw daw ay nagkasakit ang kanyang lolo at hindi na ito nalunasan pa. Namatay ito at pinasa ang kanyang panunungkulan sa kanyang butihing ama. Pero hindi rin nagtagal ang pamumuno nito dahil may mga rebelding kalalakihan na dumayo sa kanilang teritoryo. Ayon pa sa kanyang salaysay, nasa mahigit 10 daw ang bilang ng mga rebelding aswang na iyon. Humingi daw sila ng pabor sa ama ni Fe na kung pwedeng doon daw muna sila tumuloy. At dahil likas na maunawain ang angka ni Fe, ay wala namang tumutol.
pinagawan pa sila ng mga kubong kanilang matutuluyan bilang tanda umano ng mainit na kanilang pagtanggap sa mga ito. Pero ang kabaitan daw na umanong yon ay siyang nagdala sa kanila sa labis na pangamba. Simula kasi nang naroroon na ang mga rebelde ay isa-isang nawawalang kadalagahan sa kanilang baryo. Tapos makikita na lamang ito na nasa kagubatan na at wala ng buhay at halatang pinagsamantalahan muna bago ito pinaslang. Dahil sa walang nakakakita o nakakasaksi sa mga pangyayari, ay wala silang paghihinala sa mga rebelding kanilang pinatuloy. Hanggang sa umabot sa puntong araw-araw ng pangyayaring karahasan. At dahil doon, naalarma na sila at nagagalit lalo yung pamilya ng mga namatayan. Isang araw daw, wala ang ama ni Fe sa kanilang kubo. Dahil pumunta ito sa isa na namang biktima. Naiwang mag-isa si Fe sa kanilang bahay. Pero yun palang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Dahil ilang oras lang nang makaalis ang kanyang ama, ay may apat na rebelde ang pumasok sa kanilang tahanan. At parang masama ang pakay ng mga ito. Marahas siyang hinawakan ng dalawa at agad na pinunit ang damit at marahas siyang pinaghahalikan. Parang hayop raw ang tingin sa kanya ng mga yun habang ginagawa ang karahasan sa kanya. Wala na siyang nagawa dahil sa hindi niya ito makakayanan kung siya'y isang tao lamang, kaya ginamit niya ang kanyang pagkaaswang. Nagulat na lamang daw ang mga ito nang isa-isa niyang dinakma ang liig ng mga ito. Hanggang sa nagawa pang ang sumigaw ng isa na siya namang nakaagaw ng pansin sa kanilang buong baryo. Nang madatnan siya ng mga kabaryo niya, ay nakita ang kanyang sinapit. Agad ding umigting ang kanilang galit. At sa pangunguna raw ng pamilya ng mga namatayan, ay marahas ang ginawa nilang hakbang at walang awang pinagsasasakman ang mga armadong rebelde na hindi naman nagawang manlaban pa. Pero may isang rebelding matapang na nagawa nitong pagbabarili ng lahat ng lumalapit sa kanya. Nang mapadako raw ang tingin nito kay Fe, ay binaril siya nito kaya napapikit na lamang siya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay nakita niya ang kanyang ama na sumalo ng mga balang para sa kanya. Halos magsisisigaw siya sa hinagpis at galit nang makita niya ang kanyang amang unti-unting bumabagsak ang katawan. Balak pa sana niyang ipaghiganti ito, pero huli na. Dahil nakita na lamang niya na ang rebelding yon ay naghihingalo na habang nilalantakan ng mga kauri nila. Inalalayan pa raw niya ang ulo ng ama bago ito tuluyang malagutan ng hininga at sinabihan siyang ipagpatuloy daw niya ang nasimulan. Huwag isa puso ang galit at paghihiganti. Pero nang mamatay ang kanyang ama dahil sa insidenteng yon, marami ang nag-alsabalutan at nagkanya-kanya sila ng pamumuhay. Marami ang lumisan sa baryo dahil sa babae siya ay ayaw raw ng mga ito sa kanyang pamumuno. Meron pa naman daw natira na iilang pamilya sa kanilang baryo at dahil wala na ngang namumuno ay nabalitaan na lamang niya ang ilang kauri nila na nambibiktima ng mga tao. Humagulgol si Fe habang ikinikwento ang kanilang nakaraan. Naawa naman si Roy sa kalagayan ng dalaga. Ganun naman ang sitwasyon nila nang maabutan sila ni Gina, kaya halos pumutok ang ugat nito sa galit. Roy! Walang hiya ka! Kaya pala madalang ka nang umuwi sa bahay dahil sa itad na babaeng yan! Gina, sandali lang, magpapaliwanag ako. Mali ang iniisip mo. Wala kaming relasyon ni Fe. Dinadamayan ko lang siya. Tama si Roy, Gina. Wala kaming relasyon. Mali ang paratang mo. May pinag-uusapan lang kaming mahalagang bagay. Sinungaling ka, Fe. Dati pa naman alam ko nang may gusto ka kay Roy. Pero wala ka nang nagawa dahil napasakin na siya at hindi napunta sa'yo. Kaya gumagawa ka ng paraan para makuha mo siya sa'kin. Sabagay, magkatulad kayo ng iyong amang mga aagaw. Ang pagiging pinuno sa ating angkan. Hindi ba? Inagaw niyo rin sa pamilya namin. Wala kayong pinagkaiba. Pagsisisihan niyo ito. Tama na, Gina. Nakakaya kay Fe, oh.
Napaka-iskandalosa mo talaga kahit kailan. Ako, mahihiya? Bakit? Sino bang may ginagawang milagro? Sabihin mo, Roy, sino itong nagtaksil? Kung hindi ko pa kayo nahuli sa akto, hindi ko pa sana malalaman na matagal mo na pala akong niloloko. Walang hiya ka! Pagbabayarin ko kayo, itaga mo yan sa wato! Mawalang galang na, Gina, ha? Pero sumusobra ka na. Bakit nadamay ang ama ko? Ano ang gusto mong palabasin, ha? Kahit kailan hindi nang agaw ng pamumuno ang ama ko. Dahil noon pa man, pamilya na namin ang namumuno sa ating angkan. Bakit, ha? Kanyan bang sinasabi sa'yo ng pamilya mo, mga solsolero? Tandaan mo rin ito, Gina. Alam kong wala ako sa lugar para sabihin ito. Pero oras na may mangyaring masama kay Roy, dahil sa kagagawan nyo, ako ang makakalaban nyo. Alam nyo kung anong kaya kong gawin, Gina! Dahil sa sinabing yun ni Fe, ay natahimik si Gina. Si Fe naman ay nalilisik ang mga mata na anumang oras ay handang sugurin si Gina. Pero agad namang pinigilan ni Roy. Magsitigil nga kayo! Ano ka ba, Gina? Wala ka na bang kahihiyan sa sarili mo? Pamamahay ito ni Fe. Tinutulungan niya ako pero ikaw, nagsimula ka ng gulo. Totoo pa lang sabi-sabi na aswang ang lahi niyo. Ang pamilya niyo. Napaka-bobo ko naman pala kung ganun. Kung dati pa sana, nilayuan na kita. Sana hindi umabot sa ganito ang lahat. Sana malaya akong walang kinatatakutan. Alam mo bang lagi akong sinasaktan ng batugan mong kuya? Alam mo bang puro kasinungalingan na lang ang sinasabi sa'yo tungkol sa akin? Kung hindi lang dahil sa batang dinadala mo, ay... Ano? Kung hindi dahil sa anak mong dinadala ko, hihiwalayan mo ko? At huwag na huwag mong idadamay ang pamilya ko sa away natin bilang mag-asawa, Roy! Kung gusto mo palang maghiwalay, dapat noon mo pa sinabi! Eto lang palang batang taong dahilan kung bakit nagtsatsaga kang pakisamahan ako! Sige! Para wala nang dahilan na magsama pa tayo, ipapakita ko sa'yo kung papaano ko paslangin ang batang ito! Halos manigas si Roy sa kinatatayuan nang biglang tinusok ni Gina ang kanyang tiyan gamit ang mahaba at matutulis na kuko. Mula roon ay hinugot niya ang sanggol. Pagkakuha sa sanggol ay agad nitong nilantakan na parang isang balot at dinidilaan pa nito ang kamay saka tumawa ng tumawa na para bang may sira ang pag-iisip. Nagimbal pa si Roy nang sinabi ni Gina na siya raw ang dahilan kung bakit namatay ang kanilang anak. Gina! Sira ulo ka! Wala ka bang madilong pag-iisip? Bakit mo ginawa ito sa anak natin? Napaka-demonyo mo, Gina! Napaka-demonyo mo! Bakit nagawa mo patay ng sarili mong anak? Masakit ba, Roy? Masakit ba, ha? Ikaw ang dahilan kung bakit pinatay ko ito! Ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ito sa anak natin! Lahat ibinigay ko sa iyo, Roy! Lahat! Demonyo ka! Ano pa bang kulang sa akin at kailangan mo pang hanapin sa iba? Maghahanap ka rin lang ng iba. Bakit sa kauri ko pa? Pero ayos lang yun. Dahil wala ka nang babalikan pa. Wala nang anak natin. At iisipin ko na ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari ito! Ipaghihiganti ko ang anak ko, Roy! Babalikan ko kayo! Ipaghihiganti ko ang anak ko! Baliw ka talaga, Gina! Umalis ka! Dahil baka hindi ako mapagpigil, mapatay kita ng demonya ka! Nakagawa mo sa sarili mo, anak! Tapos ngayon, ako ang sisisihin mo sa kamaliwan mo! Ikaw! Ang pagbabayarin ko! Umalis ka na, Gina! Nababaliw ka ng babae ka! Umalis ka na sa pamamahay ko! Kung ayaw mo, ako mismo ang papatay sa'yo! Aba, ang lakas ng loob nyo, ha? Kayo pa talagang nagkampihan? Sige! Tapusin na natin to. Total doon na rin naman papunta, di ba? Pero sisiguraduhin kung mapatay niyo man ako, ay dadalhin kita sa hukay, Roy. Kasalanan mo kung bakit ako nagkakaganito!
Papatingin kita at sama-sama tayo ng anak nating pinatay mo! Walang ano-ano'y bigla na lamang nagpalit ng anyo si Gina. Nagulat pa si Roy sa mga nasaksihan. Unti-unting naging isang asong lobo ito. Pero higit na mas mabangis. Naging mabalahibo ang katawan nito at nanlilisik ang mapupulang mga mata. Nagkaroon din ito ng matutulis na mga pangil at tumutulo ang malapot na laway. Hindi agad nakakilos sa kinatatayuan si Roy dahil sa pagkabigla mula sa mga nasaksihan. Bumalik na lamang siya sa kanyang wisyo nang itulak ni Fe dahil itong sumalo nang dapat sana'y pagsakmal sa kanya ni Gina. Nagpambuno ang dalawang babae habang nasa anyong aswang sila. Naging kulubot ang balat ni Fe, lalo na ang mukha nito at naging matalas ang mga kuko. Pero ang mas nakaagaw ng pansin ni Roy ay ang kakaibang liksi ni Fe. Mas malakas pa ito kumpara kay Gina. Walang kahirap-hirap na ibinalibag ni Fe si Gina kahit nasa anyo pang mabangis na asong lobo ang babae. Pagkatapos ay walang pakundangang pinagkakakalmot ni Gina si Fe. Maya-maya'y napansin ni Roy ang unti-unting nanghihinang si Gina. Hindi na nito kinaya ang mga pag-atake ni Fe at isama pa ang ginawa nitong pinsala sa sariling katawan dahil sa pagkain sa sariling anak. Bumalik sa pagiging tao si Gina. Tumutulo ang luha nito sa galit at pagkaawa sa sarili. Mamamatay man ako ngayon, pero tandaan nyo, hindi titigil ang pamilya ko hanggang hindi nila ako na ipaghihiganti. Hihintayin ko kayo hanggang sa kabilang buhay. Doon tayo magtutuos, Fe. Tandaan mo yan! Nilamon ka na talaga ng galit at inggit, Gina. Dapat nga sa'yong mamatay dahil wala ka ng lugar dito sa mundo. Matagal ko na rin alam na kayo ng pamilya mong siyang salarin sa pamamaslang dito sa atin. Pero ipinagsawalan kay Buko lang ang lahat dahil lang akala ko may magpapabago pa sa inyo. Pero nagkamali ako, Gina. Bilang anak ng isang pinuno ay ibibigay ko sa iyong hatol na kamatayan 10 ng iyong mga kauring asbo! Wala nang nagawa si Roy kung hindi ang mga tal sa sindak dahil sa ginawa ni Fe kay Gina. Walang kahirap-hirap na dinukot nito ang puso at dinurog gamit ang kanyang kamay. Pagkamatay ni Gina ay doon muling bumalik sa isip ni Roy na wala na rin ang kanyang anak. Hindi halos maproseso ng utak niya ang lahat ng pangyayari. Hindi niya namalayan na malalim na pala siyang nag-iisip nang bigla siyang tawagin ni Fe na siyang ikinabalik ng wisyo niya. Tumayo ka na dyan, Roy. Ngayong nakita mo na ang buong pagkatao ko, bibigyan kita ng desisyong mamili. Kung mananatili ka bang nasa tabi ko o lalayuan mo na ako. Hindi ko kailanman kinusto ang lahat ng ito, Roy. Buong buhay ko ay nais kong maging katulad niyong mamuhay ng normal. Matagal na panahon ko nang iniwasang gamitin ang pagkaaswang. Pero wala eh. Kung ganitong malalagay ka sa panganib, mas mainam na ako na lang ang sasalo. Hindi ko na naising may mangyari sa iyong masama. Maaari ba ka? Bigyan mo muna ako ng panahon makapag-isip. Gulong-gulo ang utak ko ngayon eh. Masakit sa akin ang mawala lang anak. Ang malala pa. Ina niya ang Taylan. May pagkukulang ba ako bilang isang lalaki, Fe? Sabihin mo ka sa akin. Anong kulang sa akin? Hirap na ako sa sitwasyon ko ngayon. Sobrang hirap ng kaloob ako. Bakit niya dinamay ang anak namin? Bakit? Alam ko, Roy. Iiyak mo na lang ang lahat. Lilipas din yan. Naiintindihan kita.
Sobrang sakit kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, lalo na sa sitwasyon mo. At kung tinatanong mo ako kung may pagkukulang ka, wala, Roy. Wala. Biktima ka lang ng isang maling pag-ibig at hindi tamang pagkakataon. At marahil ay biyaya ang bata. Pero sa maling babae mo kasi pinunla. Basta ang may papayo ko lang sa iyo, mag-iingat ka mula ngayon. Alam kong alam na ng pamilya ni Jean ang nangyari sa kanya. Kahit malayo ay masusundan at masusundan nila ang amoy ng kalahi nila. Ano nga gagawin ko ngayon? Nagugula na ako sa mga nangyayari. Bakit pa sa akin pinaranas ang lahat ng ito? Ikaw at ikaw lang ang makaliligtas sa sarili mo, Roy. Pero kung hahayaan mo kong samahan ka sa laban mo, handa akong tulungan ka. Tumayo ka na dyan. Hayaan mo kong tulungan kang hanapin ang sarili mo. Mas kaya ko pang tiisin ang sakit na pambubugbog ng kapatid ni Gina. Ang hindi ko lang matiis, yung mawalan ako ng anak. Sobrang sakit sa akin eh. Parang tinutusok ang puso ko. Habang napapahagulgol, ay hindi rin maiwasang magtanim ng galit sa pamilya ni Gina na siyang dahilan ng lahat. Sinisisi niya ang mga ito dahil sa mga maling sulsol na agad namang pinaniniwalaan ni Gina. Matapos ang ilang oras na pag-iisip, nakapagpas siya na si Roy. Alam niyang matinding paghihiganti ang gagawin ng pamilya ni Gina sa kanya. Hindi niya ito kakayanin na mag-isa, kaya pumayag siya sa alok ni Fe. Fe, gusto kong isama kita sa paghihiganti ko. Sasamahan mo ko, di ba? Alam kong malaki ang may tutulong mo sa akin. Buo na ang pasya ko. Kailangan ko ngayon si Lolo Dags. Desisyon mo lang naman ang hinihintay ko, Roy. Kung yan ang pasya mo at buong puso kitang tutulungan para matapos na rin ang lahat ng ito. Masakit man para sa akin ang pumaslang ng mga kalahi ko, kakayanin ko kung para sa ikabubuti at ikatatahimik ng lahat. Tulad ng inihabilin sa akin ni Ama, huli na ito at pagkatapos nito, hinding-hindi ko na muling gagamitin pa ang aking pagkaaswang. Agad namang pinaghanda ni Roy si Fe ng gabi ring yun ay nagtungo sila sa bahay ng kanyang Lolo Dags. Wala sa kanyang anyong pagkatakot sa mga aswang na maaari nilang makasagupa dahil ang tanging nasa isip na lamang niya ay ang maipaghiganti ang kanyang anak na hindi man lang nasilayan ang ganda ng mundo. Habang binabaybay ang daan, sakay ng tricycle ay may humarang sa kanila. Hindi naman sila nagulat pang dalawa dahil inaasahan na nila yon. Alam rin kasi nilang hindi magtatagal ay malalaman at malalaman ng pamilya ni Gina ang nangyari. Samantalang ang driver naman ng tricycle ay halos pagpawisan ng malamig dahil sa nakita. Tinambangan kasi sila ng taong aswang na nasa anyong asong lobo at alam nila yon ay kasapi sa angkan ni Gina. Manong, ipagpatuloy mo na lang ho ang pagmamaneho. Ako na ho ang bahala sa mga salot na yan. Mauna ka na, Roy. Susunod na lamang ako. Kailangan ko rin makapagpapawis muna. Naninigas na ang mga buto ko. Sasagot pa sana si Roy nang bigla na lamang pinaharurot ng mabilis ng driver ang tricycle na siyang minamaneho nito. Pagkababa na pagkababa ni Fe. Halos pagewang-gewang pa nga ang sasakyan dahil sa nanginginig na kamay ng driver habang pinapatakbo ang tricycle. Manong! Manong, dahan-dahan lang ho! Tsaka huwag kayong mag-alala. Hindi nila tayo masusundan. Hindi hahayaan ni Fe na mapahamak tayo. Nakumbinsi naman niya ang driver at dahan-dahan ang pinatakbo ang tricycle nito. Hindi nga nagtagal ay nakarating sila sa bahay ng kanyang lolo. Nagpasalamat siya sa driver bago bumaba. Pero nahahalata niyang hindi pa rin kumikilos ang driver para muling paandarin ang tricycle. Manong, may problema ho ba?
Bakit nananatili pa kayo dyan? Nandito lang ako. Pwede pa kayong bumalik. Pero nagulat na lamang siya sa ikinilos nito. Agad na bumaba ang driver ng tricycle at kumapit sa braso niya. Saka nakiusap na kung maaaring doon muna magpalipas ng gabi sa kanila dahil natatakot na siyang bumalik. Baka raw tambangan uli siya ng mga nilalang sa daan. Nagpigil naman ang tawa si Roy nang makitang naiihina ang lalaki sa salawal nito dahil sa takot. Bandong, sige ho, walang problema. Malaki-laki naman po ang bahay ni Lulu Dags. At saka, ayos lang naman nung manatili muna kayo rito. Huwag kayong matakot. Ligtas po kayo rito. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa loob. Tinanong pa siya ng driver kung hindi raw ba nila babalikan ang babae. Umiling na lamang siya sa sinabi ng lalaki. Hindi naman kasi siya nangangamba na matatalo si Fe ng mga ganong nilalang lamang. Dahil sapat ang kanyang nakita na kaya nitong ipagtanggol ang sarili. Habang papalapit sa bahay ng lolo, nagtataka siya nang maulanigang may kinakausap ang matanda sa loob ng bahay. At ayon sa narinig niyang boses ay babae ang kausap nito. Agad siyang nagmamadaling kumatok at halos magulat pa siya nang si Feng nagbukas ng pinto. Samantalang nagpaiwan ito kanina sa daan noong tinambangan sila. Oh, Fe? Taka, paano nandito ka? Kanina lang di ba nagpaiwan ka sa daan? Ang bilis mo naman yata. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Magpapapawis lang ako. Pero ayun lang, hindi man lang ako pinagpawisan. Tsaka Roy, nakalimutan mo atang aswang rin ako. Higit na mas mabilis pa ako kumpara sa tricycle na sinakyan mo. Napakamot na lamang siya ng ulo sa mga itinura ni Fe sa kanya. Nang masipat naman niya ang kanyang lolo, ay nakaupo sa papag, ay agad siyang lumapit dito. At walang pasabing niyakap niya ito at napahagulgul muli. Naalala na naman niya ang kanyang anak na walang awang pinaslang ng sarili nitong ina. Ay, apo, tahan na. Alam ko ang sakit ng dinadala mo ngayon. Maging ako man, ganyan din ang nararamdaman ko nang mawala ang iyong ina. Tahan na, malalampasan mo yan. Ipaghihiganti ko po ang anak ko, no? Gusto ko pong ubusin ang kalain ni Gina na siyang dahilan ko bakit nawala magiging anak ko. Nung sobrang gulong-gulo ng isip ko, dalawa niyo po ako, no? Ay, sige lang, umiyak ka lang. Iiyak mo lang ang lahat ng sakit na dinadala mo. Alam kong lilipas din yan. Pero tandaan mo, apo, ha? Nandito lang ang lolo mo. Hindi kita iiwan kahit anumang laban. Kakampi mo ko sa lahat ng bagay, apo. Pero sa ngayon, kailangan mong magpakatatag. Paano natin maipaghihiganti ang anak mo kung nagkakaganyan ka? Payag na ho ako, ha? Na maging katulad nyo, no? Gusto kong matutunan ang lahat ng mga karunungan na nalalaman ninyo. Gagawin ko ito para sa anak ko. Kaya no, ituro niyo po sa akin ngayon. Pwede ba? Kasi hindi ko mapapatawad ang pamilya nilang yun. Patuloy na lamang na hinihimas ng matanda ang likod ng apo. Nababasa na rin ang luha ni Roy ang damit ng kanyang lolo. Maging sina Fe at ang driver ay umiiyak na rin ang palihim dahil sa awa kay Roy. Napapaisip pa siya kung ganoon ba talaga siya kasamang tao at sa kanya ipinapasan ang pagsubok na yon. Dinamayan nila ito at hindi tumigil sa pagpapalakas ng loob nito hanggang sa mahimasmasan. Apo, sigurado ka ba sa desisyon mo? Sigurado na ako, Lo. Gagawin ko ito hindi lang para sa anak ko, kundi para na rin sa inyo. Alam kong madadamay kayo at ang ilang pang mga tao na malalapit sa akin.
isa lang ang dapat sisihin sa latang ito. Yun ay ang pamilya ni Gina. Sila ang ugat ng lahat kung bakit humantong tayo sa ganito. Huminahong ka na lang, Roy. Hindi madadaan sa galit at puot ang lahat. Gamitin mo ang isip at ang puso mo. Alam kong kaya mo yan dahil napakabuti mong tao. Nandito lang kami ni Lolo Dags na aalali sa'yo. Roy, apo, tama si Fe. Kailangan huwag tayong padalos-dalos. Mahirap na. Baka tayo pa ang maisa nila. Kung magpapadalos-dalos tayo. At kung dahas din ang gagamitin natin. Isa pa, hindi madalian ang pagtuturo ko sa iyo ng lahat ng nalalaman ko. Kailangan ng mahabang panahon para maging bihasa ka sa paggamit nito. Marami ka pang kailangang malampasan na mga pagsubok. Kapag nagawa mo yon, doon lang tayo magiging handa para harapin ang kalaban. Handa na po ako sa lahat ng pagsubok. Kung ano man ang sinasabi niyo, Lo. Hindi ho ako susuko hanggat hindi ko nakakamit ang hustisya para sa anak ko. Alam ko naman po na hindi niyo ko pababayaan. Sa sinabing yun ni Roy, ay parehong napangiti si Faye at ang lolo niya. Kinabukasan nga noon, ay nagsimula na silang magsanay bilang susunod sa yapak ng matanda, bilang isang albularyo. Ilang linggo din ang inilaan nila para rito. Para makabisado lamang niya ang mga orasyon, ang dasal at ilang pang pampapalakas ng kanyang katawan. Nang tuluyin niya nang maipasang lahat ng pagsubok, ay doon niya na sinabi sa kanyang abuelo at kay Faye na handa na nga siya. Ang hindi niya alam ay hinihintay lamang ni Faye na maging handa siya sa labanan. Habang naghihintay si Faye, nakikipagkita naman siya sa kapwa niya aswang na naniniwala pa rin sa kanya bilang pinuno. Pinagtipon-tipon niya at pinaghanda ang mga aswang na nasa panig niya para sa isang labanan. Inutos din niya na magmanman sa pamilya ni Gina at ang iba pang kaanib nito. Hanggang isang gabi ay naipaabot sa kanyang balita na palaging nambibiktima ng tao ang angka ni Gina. Nalaman rin nila kung saan nagkukuta ang mga ito. Sa likod ng isang abandonadong maliit na pagamutan ang pugad ng mga ito. Handa ka na ba para ipaghiganti ang anak mo, Roy? Basta para sa anak ko. Lagi akong handa, Fe. Ipaghihiganti ko siya. Maging buhay ko man ang kapalit. Magbabayad ang lahat ng pasimuno ng latang ito. Hindi ko hayaang maging masaya sila. Samantalang ako nagluluksa dahil sa pagkawala ng anak ko. Alam mo, Roy, napakaswerte ng anak mo. Dahil may ama siyang handang suungin ang lahat para lamang sa kanya. Yun nga lang, maaga siyang pinaslang nang walang kwenta niyang ina. Ngayon, handa ka na ba? Mamaya ay oras na ng paghihiganti mo. Aalalay lamang ako sa iyo. Pagtutulungan nating lupigin ang mga demonyong yon. Marami na silang atraso sa akin. Magkasama tayong lumaban para sa katahimikan ng lahat, Roy. Ikaw ang bahala sa pamilya ni Gina. At ako naman ang bahala sa iba pang kaanib nila. Alam kong kayang-kaya mo ng mga iyon. Tumango na lamang siya bilang tugon at agad na inihanda ang sarili. Ang daladala niyang sandata ay 2 dekalibre na baril na naitabi ni Faye mula sa mga rebelding kanilang kinupkup noon. Ibinabad ng lolo ni Roy ang katas ng puno ng sinukuan na hinaluan ng katas ng kalamansi ang mga bala ng baril na gagamitin ni Roy. Sinamahan niya pa yon ng ilang orasyon na siyang mabisang panlaban sa mga nilalang na alagad ng dilim. Hapon na ng araw na yon at plano nilang bago magtakip silim ay naroroon na sila sa abandonadong pagamutan para hindi na sila mahirapan. Nang dumating na ang takdang oras ay nagtipon-tipon na sila. Marami sila sa panig ni Faye ng mga mabubuting aswang. Pero alam ni Roy
na higit sa kanilang bilang ng kanilang makakalaban. Ganun paman, ay may tiwala sila sa kanilang mga kakayahan, lalo't kasama niya si Fe na siyang pinuno ng mga angkan ng mabubuting aswang. Ang lolo naman niya ay hindi na nila isinama dahil alam nilang mahihirapan lamang ito sa laban dahil sa katandaan. Roy, ilang sandali na lamang. Susugod na tayo. Mag-iingat ka. Higit na mas marami sila kaysa sa atin. May tiwala akong magtatagumpay tayo, Fe. Malapit ko na makamit ang hustisya para sa anak ko. Mag-iingat ka rin. Kayo na mga kasama mo. Maya-maya pa nga ay naghudyat na si Fe sa mga kasama na lumusob. Nabigla pa si Roy nang makitang isa-isang nagpapalit ng anyo ang mga kasama ni Fe. Nagsaaswang na ang mga ito. Pagkatapos ay mabibilis ang kilos na nilusob ang kuta ng mga kalaban. Tumingin muna si Fe kay Roy at tumango bilang sinyalis na lulusob na rin ang babae. Magsasalita pa sana si Roy pero mabilis nang tumakbo si Fe papunta sa lugar ng mga kalaban. Sumunod na rin si Roy sa kanila. Tinalasan niya ang pakiramdam pati na rin ang pandinig. Nagtatayuan ang kanyang mga balahibo. Dahil sa naririnig niya, nakabi-kabila ang pag-atungal at pag-atake ng mga aswang sa isa't isa. Agad naman niyang pinaputukan ang kalabang aswang na nakikita niya sa paligid. Nakikita niya kasi na nagbabalak pang tumakas sa mga ito, kaya pinapatay na lamang niya. Ayaw niya ring may makatakas pa sa mga kalaban dahil alam niyang babalikan sila ng mga ito. Iba't ibang uri ng mga aswang ang naroroon at halos hindi makilala ni Roy ang kanyang mga kasamahan maliban na lamang kay Fe dahil kakaibang itsura nito sa lahat ng aswang na naroroon. Siya lang ang bukod tanging puting aswang na gabunan na naroroon. Sa magkabilang panig ay halos walang gustong magpatalo. Nag-iigting ang galit ng mga ito sa isa't isa. Gusto nilang pareho na ubusin ang lahi ng bawat isa. Bawat mapapatay ng grupo ni Fe ay kanilang ikinababalandra sa lupa ng mga bangkay para ipanakot sa kanilang kalaban. Nasipat rin ni Roy ang dalawang malalaking aswang na asong lobo sa ilalim ng puno ng mangga. Kaya maingat niyang tinungo ang mga ito. Alam niyang yon ang mga kuya ni Gina na laging nambubugbog sa kanya. Sa wakas, nakita ko rin kayo. Magaling kong bayaw. Kumusta ang pakiramdam nang mawala ng kapatid? Masakit ba? Umangil naman ang dalawang nasa anyong asong lobo at galit na galit ang mga ito. Susunggaban na sana siya ng isa pero naunahan niya itong paputukan sa bandang tuhod. Kaya naman nabuwal ito sa lupa. Sige! Sugod pa! Tingnan natin ngayon ang tapang ninyo! Masyado niyo akong minalait dati dahil hindi ako makalaban sa inyo! Ngayon, subukan niyo ako! Hindi ko kayo atrasan! Muling sumugod ang isa pa, pero agad nitong pinaputukan ng tatlong beses at sapol ang dibdib nito na siya namang ikinabulagta sa lupa at unti-unting bumalik sa pagiging anyong tao. Wala na itong buhay nang bumagsak sa lupa dahil napuruhan niya ang puso nito. Nakita niya rin ang isa pang kapatid ni Gina na unti-unting nagpapalit ng anyo bilang tao at namimilipit ito sa sakit nang tamaan ng bala ang kanyang tuhod. Maya-maya pa nga ay nagmamakaawa na ito sa kanya na huwag siya nitong paslangin dahil magbabago na raw siya. Kaya naman natawa na lamang dito si Roy. Pakiulit nga ng sinabi mo! Gago! Wala akong kaaawaan sa inyo! Bakit nung binugbog niyo ako at nagmakaawa ako sa inyo? Tinigilan niyo ba ako? Nakinig ba kayo sa akin? Hindi ba hindi? Alam niyo bang kaya ako nagpunta rito para paslangin kayo magkapatid? Kayo ang dahilan kung bakit namatay ang mag-ina ko. Alam mo kung bakit? Dahil sa panunulsol nyo sa kanya at paggawa nyo ng kwento sa akin na wala namang katotohanan. Mga salot kayo!
mas masahol pa kayo sa demonyo! Kaya dapat sa inyo, mamatay! Wala nangang nagawa pa ang kapatid ni Gina nang tinadta dito ng bala ni Roy. Agad itong nasawi. Si Roy naman ay napasalampak na lamang sa lupa at humahagulgol ng iyak. Fe! Nagawa ko na! Nagawa ko na ipagigantangan ako! Napatay ko ang mga salaril! Nabigyan ko na rin ang hustisya ng ako! Masaya ako at nagtagumpay ka na sa paghihiganti mo! Ikinagulat naman ni Roy ang biglang pagsasalita ni Fe sa kanyang likuran. Sasagot pa sana siya, pero natigilan na lamang habang nanlalaki ang mga mata. Napaatungal si Fe nang biglang may aswang na nasa anyong lobo ang umataki sa kanyang likod. Baon na baon ang matutulis nitong ngipin sa balikat ni Fe. Biglang nataranta si Roy at hindi malaman ang gagawin. Barilin mo! Bilis! Sandali lang! Hindi magawang kalabitin ni Roy ang gatilyo ng baril niya. Dahil isang putok niya lang ay pwedeng si Fe ang tamaan. Nakita naman ni Fe ang itsura ni Roy na hindi makapagpa siya. Kaya kahit nahihirapan ay pinilit niyang labanan ang aswang. Umikot siya para iharap kay Roy ang kalaban. Ngayon na Roy! Barilin mo siya! Oo na! Ngayon! Nakuha ko na! Naubos naman ang bala ng baril ni Roy sa pag-aasinta sa aswang na yon. Bumitaw itong duguan at laylay ang dila nang bumagsak sa lupa. Kakalmutin pa sana ng aswang ang hita ni Fe. Pero kaagad naman itong tinapakan ng babae sa liig. Diniinan niya pa ito hanggang sa lumagutok ang buto nito at naging dahilan ng pagkamatay nito ng tuluyan. Sabay silang napabuga ng hangin matapos mapatay ang kalabang aswang. Ayos ka lang ba? Duguan ka! Malalim ang sugat mo sa balikat! Ayos lang ako. Malayo ito sa bituka. Tara na, puntahan na natin ang iba. Hindi pa nauubos ang mga kalaban. Tulungan natin ang iba. Oo, pero wala na akong bala. Huwag kang umasa sa armas. Hindi ba't nagsanay ka sa pakikipaglaban? Oo nga pala. Pero hindi pa ako lumalaban ng totoo. Ngayon pa lang. Yun nga. Dito mo gawin ang mga natutunan mo. Ano na? Naduduwag ka na? Kung hindi mo kaya, doon ka na lang sa sulok. Magtago ka at hintayin na lang kaming matapos sa pag-ubos sa kanilang lahat. Hindi ah. Ako naduduwag. Nakapatay na nga ako ng ilang aswang. Tapos ngayon pa ba ako maduduwag? Nasaan ba mga aswang na yan? Kumada sila sa kamao ko. Ay, teka. May dala nga pala akong buntot pagi. Munti ko na makalimutan. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Tinulungan na nila ang mga kasama nila na puksain ang mga kalaban. Sa isang sigaw lang ni Fe ay nagsiatungal na ang mga kasama nito bilang tugon. Pagkatapos ay nakita ni Roy ang pagsugod ng mga aswang sa isa't isa. Natulala na lang siya at nanginginig pa ang tuhod. Nabalik ang kanyang ulirat nang may isang aswang na bumagsak sa kanyang paanan. Mabilis nitong hinawakan ang kanyang binti. Napasigaw si Roy nang bumaon sa binti niya ang matutulis na kuko ng aswang na iyon. Nakaramdam siya ng galit at dali-daling hinagupit ito ng buntot pagi. Hindi niya tinigilan hanggang sa bumitiw ang aswang at nalagutan ng hininga. Pagkatapos nun ay may isang aswang na bigla na lamang yumakap sa kanya mula sa kanyang likuran. Umatungal ito sa galit. Napangiwi naman siya dahil sa mabaho nitong hininga na parabang uminom ng tubig mula sa imbornal. Siniko niya ang aswang sa tagiliran nito, dahilan para bitawan siya nito. Pagkatapos ay mabilis niyang pinaghahagupit ng latigo. May pagyakap ka pang walang yaka ha. Pagsisisihan mo yun. Kung hindi ka lumapit sa akin, edi sana hindi ka nahagupit ang latigo ko. Ano ngayon ha? Hindi ka makabangon? Hala, tayo! Lumaban ka! Nang makita niyang umaangat pa ang ulo ng aswang, muli niya itong hinagupit. At talagang babangon ka pa ha? Di ka nalang nagpanggap na patay ka na.
para hindi ka na tuluyang mamatay. Pero dahil nagpakitang gilas ka pa, edi tutuluyan talaga kita. Ilang tao na ba ang nabiktima mo, ha? At igaganti ko silang lahat! Tinigilan lang ni Roy ang hagupit sa aswang dahil nakita niyang hindi na ito gumagalaw. Napabugan na lamang siya ng hangin para mapawi ang pagod. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid para kumustahin ang mga kasama. Iilan na lang ang nakikipaglaban dahil konti na lang ang mga kalabang aswang na mga ito. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya ang dami ng mga bangkay na nakahandusay sa lupa. Ang mga kasamahan nila ay mga sugatan din at may ilang nagbuwis ng buhay. Nakita din niyang ilang mga aswang na hinahakot ang mga bangkay ng kalaban, papasok sa abandonadong pagamutan. Nilapitan niya si Fe na kasalukuyang minamanduhan ang mga kasama niya. Saan nila dadali ng mga bangkay? Susunugin. Sa loob ng pagamutang yan? Oo. Kailangan niya rin namang sunugin yan para hindi na gawing kuta. Sabagay, mukhang tapos na rin ang laban. Naubos ba ang lahat ng mga kalaban ng lahi niyo? Hindi. May mga nakatakas din. Inaasahan ko na rin naman yun. Ang buhay ng mga angka namin ay hindi matatapos sa pagpapatayan. Akala ko'y matutuldo ka na ang lahat. Pero mukhang naging dahilan pa ito para magkaroon ng dahilan ng mga kalaban na manindigan sa ipinaglalaban nila. Paano yun? E di gaganta rin sila. Walang katapusang gantian ang mangyayari niyan. Ganun talaga. Ganun ang buhay. Napatingin sila sa abandonadong pagamutan. Nang maramdaman nilang umiinit na ang paligid, sumiklab na ang apoy matapos sindihan ito ng mga kasama ni Faye. Lumayo na silang lahat para hindi maabot ng apoy. Mula sa malayo ay pinagmamasdan nilang natutupok ang pagamutan na ginawang kuta ng mga kalaban. Nagtagumpay tayo! Magiging maayos na muli ang lahat! Pansamantala, kayong lahat, maraming salamat sa tulong ninyo na isinakatuparan ang planong ito. Kagaya ng dati, hindi ko kayo pinilit na umanib o magpasa ilalim sa aking pamumuno. Ang panahon ngayon ay hindi na kagaya ng panahon ng lolo at ng aking ama. Hindi na kailangan ng isang namumuno sa atin. Kaya naman nating pamunuan ang ating mga sarili at pamilya. Maging malaya kayong mamuhay kagaya ng mga tao. Ang mga tao ay kagaya rin natin sila na gusto lang mamuhay dito sa mundo ng mapayapa. Kapag kailangan nyo ng tulong ko, huwag kayong magdadalawang isip na lumapit. Palagi akong nakahandang tumulong. Nagpasalamat ang lahat sa kabutihan ni Fe. Pagkatapos nilang mag-usap-usap, ay nagpasya na ang lahat na magkanya-kanya na ng uwi. Roy, salamat nga pala sa tulong mo ha. Hindi lang ang pansarili mong gusto ang natapos. Pati na din ang sa amin, ganun din. Hindi ah, ako nga dapat magpasalamat sa iyo, Fe. Lagi kang nasa tabi ko. Kahit kailan, hindi mo ko iniwan. Ikaw rin ang dahilan kung bakit ko nakamit ang hustisya para sa anak ko. Nagawa ko lang naman yun, Roy, kasi... Ano, Fe? Nagawa mo yun dahil... Mahal kita, Roy. Mahal na mahal. Ngayong wala nang hahadlang, pwede bang ako naman, Roy? Sawa na rin kasi akong maghabol sa'yo eh. Kaya ka ako, baka ito na ang tamang panahon para aminin ko sa'yo na mahal kita at ako naman ang piliin mo. Alam mo, Fe, simula nung dinala mo ako sa bahay mo, nasabi ko na lamang sa sarili ko na sana ikaw na lang ang babaeng makatuluyan ko. Mahal din kita, Fe. Mahal na mahal. At gusto kong magsimula tayo. Bubuo ng isang pamilya. Dahil sa katuwaan ni Fe, bigla niyang hinalikan si Roy sa labi. Hindi naman nakapagpigil pa si Roy, kaya naman gumanti rin siya ng halik. Pagkatapos ay bumalik sila sa bahay ng kanyang lolo. Pagkarating nila doon ay hindi matapos-tapos ang pagkwento ni Roy sa mga nangyari. Sinakya naman ng lolo niya
ang katuwaang yun. Ay, ngayong alam mo na ang pakiramdam na nakapatay ka ng aswang dahil nagligtas ka ng buhay na nasa katwiran ka pa. Pero hindi ko naman sinasabi sa iyo na pumatay ka ng pumatay ng aswang. Tingnan mo pa rin ang sitwasyon bago magdesisyon. Hindi lahat ng aswang ay masama. Hindi lahat ay gustong kumain ng tao. Kagaya rin natin sila, nabubuhay sa mundo, kumakain, natutulog at humihinga. Opolo, pero sa ngayon po, ano pang susunod kong gagawin? Ay, magpahinga lang muna kayong dalawa. Alam kong napagod kayo ng gusto. Bukas, sasanayin na naman kitang manggamot. Isa ka ng albularyo, hindi ba? Eh dapat, nanggagamot ka na rin. Siguro po, pagkatapos na lang po ng anulo. Ay, huwag kang magdahilan. Alam mo bang, may masamang dulot ang tumatanggi at sumasalungat sa tadhana ng pagiging albularyo. Ho, di nga ho. Niluloko nyo lang siguro ako para mapilitan ako manggamot. Ay, diwag kong ayaw mo. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Sige na nga po. Matutulog na po ako na maaga para bukas. Mabigat sa loob ni Roy na pumasok sa kwarto. Pasimple namang natatawang matanda dahil naniniwala ang kanyang apo sa kanyang pagbibiro. Ay, matulog ka na rin, Fe. Doon ka sa kabilang kwarto. Mamaya na po, Lo. Pilog po ngayon ng buwan. Pupunta po ako sa gubat. Ay, sige na. Hindi na kita uusisahin tungkol dyan. Iwanan mo na lamang na hindi nakakandado ang pinto para makapasok ka mamaya. Baka kasi tuklabin mo ang bubong para makapasok ka. Sige po, Lo. Aalis na ho muna ako. Tumango ang matanda. Pagkatapos ay nahiga na rin sa mahabang upuan sa sala para matulog. Ilang buwan ang lumipas. Ibinigay na rin ni Lolo Dags ang kanyang basbas kina Roy at Faye para maging ganap ang kanilang pagiging mag-asawa. Dahil sarili naman ang lolo niya ang lupang kinatitirikan ng bahay nito. Nagtayo si Roy ng bahay para sa kanila ni Faye. Malalim na ang gabi at nasa malalim na pag-iisip si Roy nang abalahin siya ni Faye. Ang lalim naman ng iniisip mo, hindi ko mahukay. Ano ba yan? Baka hindi ka na masaulian yan, ha? Grabe siya. Iniisip ko lang, paano pala kapag nagkaanak tayo? Isisilang ba siyang aswang? Hala, hindi ah. Nagiging aswang lang kung isinasailalim sa ritual o di kaya'y pinapamanahan ng mutya. Pwede rin niyayanggaw. Gusto mo bang maging aswang? Pumili ka ng isa sa mga sinabi ko. Uy, umayos ka na. Kagawin ko sa'yo. Umayos ka. So gwapo kong uto. Ayokong papangitin ang sarili ko, no? Ibig sabihin, pangit ako kapag nasaan yung aswang ako? Hindi nang galing sa akin yan, ha? Aba talaga namang sinusubukan mo yata ang haba ng PC ko, ha? Halika nga rito. Kakalmutin ko yung mukha mong gwapo. Miguel ka, kapag ako sumigaw, maistorbo si Lolo sa pagtulog. Isusumbong talaga kita. Albularyo ang lolo ko. Kalaban siya ng mga aswang. Ay, albularyo ka na rin naman ah. Nga lang, ilambong ka ng albularyo. Wala ka pang napapagiling. Tsaka, napapahiya si lolo sa ginagawa mo. Ikaw. Imbis na gumaling ang mga pasyente mo, lalong lumalala ang sakit. Gosh. Bakit kaya? Siguro dapat manghuli ka na lang ng mga aswang. Mas magaling kang magwasiwas ng buntot, Pagi. Iniinis mo talaga ako, ha? Gusto mo iwasiwas ko sa itong buntot, Pagi ko, ha? Lumapad ang ngiti ni Faye at naging makahulugan pa ito. Pagkatapos ay kaagad niyang hinila ang braso ni Roy papunta sa kanilang kwarto. Oo,
Gusto ko, iwas-iwas mo sa akin yung buntot pagi mo na isang dangka lang naman ang haba. Ala. Tapos, aaswangin kita. Halika na dito sa kwarto. Teka. Doon tayo maglaban. Lolo! Help! Ay, tangi ka ba? Huwag mong istorbohin ang matanda. Kinabukasan, natatawa na lamang ang dalawa nang tanungin si Roy ng kanyang lolo kung saan niya ba nakuha ang malalim na kalmot sa kanyang katawan.